Welcome back mga ka-Aldab. Well, trending po itong video na to na ipinost nga po ng Aldab Nation. Maraming nagsasabi na isa po itong ebidensya at resibo na kung saan nga po nabuo si Baby Teo. Ako mga ka-Aldab, uulitin ko lang po, dito po sa update natin maraming pong tao ang hindi naniniwala at nire-respeto naman po natin yan. Pero okay lang naman yan mga ka-Aldab. May mga pagkakataon naman po na kumbaga kayo na rin po mag-react dito, di po ba? Isa po sa mga rason kung bakit po kampanting-kampanting yung Aldab Nation, kung bakit po lagi po kami matatag, dahil ipinapakita naman po ng dalawa yung totoong relasyon po nila. Halatang halata po kasi pinaghihiwalay po sila. Hindi po sila pinagsasama para magkaroon ng spark. Yun po yung katotohanan. Kasi ito ha, sample lang po ito para po sa kaalaman ng lahat na pilit pong pinaghihiwalay yung Aldab, pero marami nagre-react na hindi puro totoo, wala na pong Aldab. Yan po yung sinasabi po nila. Well, babasagin ko lang po sila. Unang-una, bakit hindi po kayang ipagtambal ng Lazada sila Mengay at Tisoy? Kung titignan nyo po yung post nila sa social media, hindi ba pwedeng pagsamahin sila? Yung post ni Tisoy, post ni Mengay, Lazada rin yon, di po ba? Tapos wala pong ibang gumaganap ngayon o nagbibigay ng update sa Lazada, tanging si Mengay at Tisoy lang. Bakit hindi po sila pagsamahin? Napakasimpleng tanong. Real to kaya mga ka-Aldab, bakit hindi po? O dun pa lang, mapapaisip na po kayo eh. Di po ba? Na dati-rati pinagbibigyan naman po sila, pero itong taon na to na dalawang taong sunod eh hindi po. Ito yung sinasabi ko na ayaw po nila tayong paniwalaan na pilit po talagang pinaghihiwalay ang Aldab. Kahit po naman sa Itbulag eh, tapos maraming magre-react, hindi naman po raw pinaghihiwalay, kusa lang daw pong nagkakataon na hindi sila pwede magsama. Para saan? Di po ba? Kung titignan nyo yung pinalabas dati sa Itbulaga na Lazada o sa GMA Kapuso sa Lazada, nag-trending yun ah. Nag-viral. Umabot po talaga sa kota yung gustong mangyari ng Lazada. Ang problema lang talaga mga ka-Aldab, pumipigil po kasi yung management. At hindi naman lingid sa inyong kaalaman na kumbaga pag ayaw ng management eh wala rin po magawa yung Lazada. Yan po yung pinupunto natin, na maraming pa rin po nagsasabi na hindi daw po pinaghihiwalay, pero ramdam mo naman eh, di po ba? At dun po sa post video nga po na kumakalat ngayon kay Richard Polgerson, late na po yun, nung 23 pa po o 24 pa po yun natapos, kumbaga ngayon lang po pinost sa social media, kaya hindi po siya bago kasi marami nagre-react na hindi nga puro magkasama tong weekend sila Mengay at Tisoy, dahil nga daw po sa video na yon na sinasabing na andun nga po daw si Richard Polgerson. Huwag po kayong maniniwala doon. Kumbaga yung video na yon, pagpapatunay lang po yun na kumbaga kumbaga yung dinidistract po nila o naglalabas sila nun para mapunta yung atensyon ng mga netizen doon sa video na yon. At kumbaga yung kumakalat ngayon na magkasama yung dalawa, yung post ni Tisoy na talagang pinagpipiestahan naman po sa social media. Sabi ko nga po sa inyo lagi, kumbaga yung mga nagkukomento naman po talaga sa akin eh totoo naman po talaga. Di po ba? Lalo na nga po alam na alam nila yung mga ganong galawan na mapapaisip ka, di po ba? At yan nga po ba nagagawa ni Congressman Spotted kay Mengay? Kapag nagpost si Mengay, agad-agad nga po ba nagpo-post si Congressman Spotted? Wala po, kasi wala na po siyang pakialam. Masakit pong tanggapin, lalo na po sa mga army, sa mga main fanatics na iniwan na po kayo, inabandon na ni Congressman Spotted, dahil wala na nga po kumbaga wala nang saysay kung itutuloy pa po niya yung sarsuela.
gayong hindi na po siya magiging artista at pansamantala na tumututok po siya ngayon sa social media. Tignan niyo po yung isang followers ni Congressman Espatet. Hindi to army na mga kalda, pero lahat ng gigs, lahat ng event, halos lahat po ng kaganapan ni Congressman Espatet ipinopost niya sa kanyang social media account. Pero never doon na ibinabanggit, never doon na naandun si Mengay. Siguro ito yung account na masasabi natin maraming alam kay Congressman Espatet. Kumbaga, siguro isa rin ito sa inaantay nating magbibigay ng update, o baka siya rin po yung magpost na wala na nga po, totally hiwalay na itong sina Congressman Espatet at si Mengay Cuno, ha? Ibig kong sabihin, baka isa po siya sa maglabas ng ebidensya at resibo na nagpapatunay na tapos na yung sarsuela. Kaya nga po ako, pinapalo ko siya, talagang makikita mo yung buong detalye, buong kabuuan, kung saan muna unang pumunta si Congressman Espatet bago sa mga pinupuntahan niyang event. Pero doon never po, never na makikita mo si Maine Fulkerson na sinasabi nga po nilang First Lady ng District 1. Kaya hindi ito ipinapost din ng mga Maine fanatics kasi wala siyang kumbaga commitment. Ibig ko sabihin na commitment, ibig ko sabihin mga kaaldab, yung wala siyang epekto sa Armin. Kasi normal na post lang siya. Hindi siya nakakilig, hindi siya, o wala siyang kilig na idudulot na maganda kung ipopost ito ng mga Maine fanatics at mga Armin. Kaya nga po, ang ginagawa po nila, ginagaya na lang po tayo. May video po na talagang yung papalitan yung mukha ni Mengay, papalitan yung mukha ni Alden Richards, ilalagay na sa mga celebrity, na nakakatuwa naman po. Na ginagawa naman po ng True Blooded Aldab Nation yun, di po ba? Pero ngayon, bumabaliktad na yung sitwasyon. Sila na po yung nagpupost nun. Sila na po yung mga masasabi natin na gumagawa nun. Magtataka ka lang po talaga at mapapaisip ka na dati-rate hindi po nila ginagawa. Dati-rate na kumbaga iba yung pinupost nila, pero mapapansin mo ngayon. Bakit kaya? Napakasimpleng tanong, bakit kaya? Kasi wala na po silang update. Wala nang tao nagbibigay sa kanila ng mga update. Kaya ang ginagawa lang po nila, asare ng Aldab Nation. Patunay lang yan na tayo po yung nanalo. At sila gumagawa na lang po ng issue para asarin at galitin ang mga mamis at mga titas.